Marcos Admin na itala ang pinakamaraming walang trabaho sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Baka sabihin niyo po yan haka-haka. Yan po ay totoo. At under Marcos Admin na itala ang pinakabagsak na palitan ng piso kontra dolyar. Actually, marami talagang issue. Ang ending natin dito, kagutuman at kahirapan. Ang tanong, papayag ba kayo na ma-extend pa ang kahirapan ng bawat Pilipino? O kung ayaw niyong pumayag, kayong mga BBM supporters nandyan ngayon sa likuran, mga Ensaymada vloggers, magpakatotoo kayo. Pareho po tayong lahat dito apektado sa sobrang mahal ng mga bilihim. Huwag po kayong tanga at bubo! Nakakapanindig pala yung buhay muling nagsalita, no? Kasi nararamdaman na natin ang simoy ng pagbabago! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Alam mo, Brother Franco, meron tayong ex-PDEA agent, J.M. Morales, kakatapos na mong magsalita, dating sundalo, Elizardo Simoy. Ang ating mga retired senior officers, lumalabas na po sila. Correct. Ang tanong ng sambayan ng maisog, nasaan na ang mga young officers? Pero partner, nandito na ang ating hihintay, okay. Mrs. President. Once again, Mr. Rapa Yobra! Magandang gabi sa ating lahat! Magandang gabi sa ating lahat! Mga tao, mga kapatid natin nandiyan sa likod, sa ilalim ng puno, nandiyan sa tabi-tabi, nakakain na rin ba kayo? Dito lang natin napapatunayan na kahit sa oras ng kagutuman, nandito tayo dahil may prinsipyo tayong pinaglalaban. Pero sa gabing ito, gusto kong isabihin sa ating lahat, ang opinyon ng mga speaker ay opinyon na siguro, actually, hindi siguro. Lahat tayo sumasang-ayon. Tama? Tama! Tama? Pero sa oras na ito, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Kasi ang sinasabi ng mga anti-Duterte or anti-KOJC, ang mga opinyon ng mga nagsasalita ay opinyon lang ng mga nagsasalita. Mga sampu lang siguro sila. Kaya ngayong gabi, ilan pa tayo ngayong gabi? Mga maybe 20. Pero gusto kong patunayan sa mga taong umuusig sa atin na ang opinyon ninyo ng mga taong nandito ay totoong opinyon. Dahil ang sabi ng iba, kagaya ni... Sino ba yung nagsabing haka-haka lang ang kagutuman? Larry Gadon! Si Gadon! Bobong Gadon! Bobong Gadon! Bobong Gadon! Magtatanong ako ngayon sa inyo. Magtatanong ako, siguro lima sa inyo, isa sa harap, dalawa sa gitna, dalawa sa likod. Gusto kong unahin ang mga grupong
Lubos naming pinasasalamatan sa kanilang sakripisyo. Alas dos ng umaga, alas tres ng umaga, sumasama sa amin sa pagdarasal. Kayong mga vloggers, kayo po ang naging susi para marinig ng buong taong bayan at ng mga Pilipino sa ibang bansa ano ang nangyayari dito sa ating Pilipinas nating mahal. Kaya gusto kong paanyayahan or anyayahan ang isang tao, lahat kayo, hindi ko po matatawag, pero gusto kong tawagin si Bisdak. Bisdak! Halika! Pasensyahan niyo po ako kasi ang Tagalog ko medyo tagilid. Pero nakakasalita naman talaga ako. Pero hanga ako dito sa kanina. No? Ang Tagalog, kahit Bisaya, Tagalog pa rin ang Bisaya. So, ito po ang tanong ko. Bisdak, bigyan mo kami ng opinion mo sa mga nangyayari sa atin ngayon. Kahit isa lang, isang issue lang. Bakit tayo nandito at bakit sa tingin mo ito ang sigaw ng taong bayan? Ito ho siguro yung isyo na hindi dapat makalimutan ng maraming Pilipino under Marcos admin. Ang isyo po ng kagutuman. Papaliwanag ko ba, sir? Itong isyo ng kagutuman ay hindi lang ho laban ito namin na nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio, kundi laban ho ito ng bawat Pilipino. Marami po ngayong nanonood na mga kapulisan na sa likuran ho natin. At marami pong nanonood din na mga ensaymada balagers na nandyan din po sa likuran natin. Welcome po kayo, mga ngagpa vloggers. Baka sakali, maniwala ho kayo sa amin dito sa Liwasang Bonifacio. Bakit ko po sinasabi itong kagutuman at kahirapan? Sa panahon ng Marcos admin, naitala ang pinakamataas na inflation rate sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Iyan ho ay hindi hina-highlights ng mga mainstream media. Ibig sabihin, sa gobyernong Marcos, mahal ang lahat ng mga bilihin. Under Marcos admin, naitala ang pinakamaraming nagugutom sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Dapat alam po ninyo ito, mga BBM supporters at ng mga kapulisan. Hindi po ito haka-haka gaya ng sinasabi ni Gadon. Under Marcos admin, naitala ang pinakamaraming mahihirap sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Ito pa, hindi po ito masyadong hina-highlights, hindi nga siguro binabalita ng mga mainstream media. Under Marcos admin, naitala ang pinakamaraming walang trabaho sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Baka sabihin niyo po yan haka-haka. Yan po ay totoo. At under Marcos admin, naitala ang pinakabagsak na palitan ng piso kontra dolyar. Actually, marami talagang isyo. Ang ending natin dito, kagutuman at kahirapan. Ang tanong, papayag ba kayo na ma-extend pa ang kahirapan ng bawat Pilipino? O kung ayaw niyong pumayag,
Kayong mga BBM supporters nandyan ngayon sa likuran. Mga ensaymada vloggers, magpakatotoo kayo. Pareho po tayong lahat dito apektado sa sobrang mahal ng mga bilihim. Huwag po kayong tanga at bubo. My God. I hate drugs. Ano ho ba ang nangyayari sa ating mga Pilipino? Magpapatuloy po ba tayo ng pagkabulag at bingi kung ano ang nangyayari sa ating bansa under Marcos Admin? Gising na ho kami. Kaming mga political vloggers, nakipagbunok po kami sa mga mainstream media na ang hangarin lamang ay ilihis ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat ho sa mga naniniwala sa aming mga political vloggers na nandito ho ngayon sa Liwasang Bonifacio. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers namin, mga OFW na patuloy po na sumusuporta sa amin dito sa pagkikipaglaban namin laban sa banat na administrasyon. Sir, maraming salamat sir. Uminit na sir. Salamat, salamat, Pista. Sa ating lahat, lahat tayo may pinaglalaban. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, Inglesero man or Tagalog, Bisaya or ano paman, lahat tayo ay may prinsipyo. Huwag nating kakalimutan yan. Ang prinsipyo na ituwid ang tama. Kaya huwag tayo magsasawa. Araw-araw tayo nandito. Araw-araw natin ipahayag ang ating saloobin. Itama ang mali. At kung hindi maitatama ang mali, ano ang kailangan gawin? BBM!